bro. May ano tayo dito, may i-re-repair naman tayo dito ang ano. May repair tayong GBC CRT. Slim siya. Yung mga bro. Ito nabili lang natin to kanina sa ano, sa Kalakal. Yan, dalawa sila ito. Ito yung isa. Yan. Yung sa new slim din. Pero okay na yan. Ito, gagawan ko lang ng video kasi ano to, para guide sa mga baguhan. Ito, nasaksak ko na to kanina, papakita ko sa inyo yung problema niya. Ayan, saksak natin. Ayan, nagpower na siya. Ayan siya mga bro. Ayan, yan yung problema niya. May pakurba sa magkabilang gilid. Pincushion problem. Ito gagawin lang natin ng video para sa mga ano, mga nalilito. Lalo na sa mga baguhan na ano, makashare man lang tayo ng konting idea sa kanila. Magkaroon sila ng konting idea. Ito kadalasan din sa mga ano to, sa mga Sony na CRT. Kadalasan din nangyayari sa Sony to. Pero ito, GBC Slim. Yan mga bro. So buksan ko muna. Patayin natin. Nabuksan ko mga bro. So yan mga bro, nabuksan na natin. Yan. Dilim. Yan. Linisin lang muna natin. Okay pa naman yung board niya mga bro. Parang ano, parang bago pa. Ito siya mga bro. So magbo-voltage check muna tayo. Diretso na tayo. Dito na tayo mag-focus sa ano, sa may pin cushion niya kasi nag-oscillate naman eh. Tapos may audio. Yun nga lang yung problema, yung picture niya. Kaya dito na tayo, focus na tayo sa ano, diretso na tayo sa dito sa may horizontal niya. Tapos sa ano, sa pin cushion niya. Ito mga bro, ito yung ano, ito yung pin cushion circuit niya. Dito. Ito hanggang dito. Dito sa may bandang horizontal deflection niya. Itong IC na to, ito yung ginamit na sa pin cushion niya. Anong IC to? Q461. Yan. Transistor ata to. Pero sa Sony, pag yung ano, MOSFET yung ginagamit nila. Ewan ko lang dito, ito. Ayan.
Yan, RDN 050 N20. Yan, MOSFET nga. MOSFET yung ginamit dito. So, dyan tayo magpo-focus sa mga nakakonek sa kanya. Sa bandang ano dito. Magbo-voltage check tayo dyan. Saksak lang natin. Yan, nag-power na siya mga bro. Maandar na siya. So, dito check natin dito mga bro. Sa base ng transistor na to. Wala. Walang boltahe sa collector niya, sa drain. Wala rin. So dapat dito mga bro, meron tong ano, nasa 16 volt yung collector niya. Dapat meron ditong mga 16 volt. Tapos dito naman sa ano, sa base niya meron tong ano, meron tong mga 4 volt siguro. Kasi wala tong ano, walang op amp. Hindi siya gumamit ng op amp. Kaya mataas to, mataas tong base nito. Ito, susundan natin, kung susundan natin yung collector niya, ito. Collector niya papunta dito sa resistor na to. Resistor part number R526 sa resistor na to. Tapos connected siya dito sa capacitor papuntang coil. Galing sa coil tatawid siya ng high voltage diode na to. Yan, may supply dito 52 galing naman dito sa collector. Yan, 125. Tapos tumawid ng diode pupunta dito, 52 volt. Coil, yan, dadaan ng coil. Naging 50 volt. So, ito yung problema natin dito. Walang supply papunta dito sa collector niya. Che-check natin dito. Sa capacitor. Ayan, meron. Pagtawid ng resistor, ayan, wala. So ito mga bro, ito yung naging trouble niya, ito yung naging dahilan niya. Kaya ayan, kaya walang supply dito itong resistor na to. Ayan o, tutok natin. Ayan o. Yung resistor na to. Yan.
Yung resistor na yan may 50 volts. Pero pag tawid dito, yan, wala na. Wala. So posibleng ano to, posibleng open to. Kaya mataas din yung supply dito, oh. Nasa 50 volts pa. Yan. Nasa 50 volts pa. Dapat pag mag-supply to dito, bababa to. Bababa tong ano, bababa tong galing sa coil na to. Yan, bababa yan. Mga 15 volts ganyan. Tatawid dito diretso ng ito, IC na to. Yan, subukan natin, try natin. Check natin yung ano, check natin yung resistor na yan. Continuity check na lang kasi fusible din naman yung resistor na to, eh. Ayan, wala talaga mga bro. Yan. Wala, oh. Dito, wala. Kaya walang supply papunta dito. Tanggalin natin yan. Wala, open open mga bro. Open yung resistor na to. Yan, 18 ohms. Open siya mga bro. Palitan natin. Hanap tayo ng pangkalit. Kuha lang tayo sa ano, sa mga board na lang. Fusible lang naman to, pwede tong ano, 22 ohms pababa. Pwede yan. So ito mga bro, ito yung ipapalit natin. Ayan, 10 ohms. Pwede to. Ito yung kadalasang ano, kadalasang sira pag ano, pag yung medyo sexy yung picture niya. Dito agad tayo mag-focus sa ano, sa may pin caution circuit niya. Ito kadalasan sa mga Sony, yung ganyan yung nangyayari.
check lang natin tong supply nito. Eh, nakita natin walang ano, walang supply, kaya madali nating nahanap. Sinundan lang natin yung linya. Yan. Pagdating dito sa fusible resistor, wala. Pero posibleng nag-open yung resistor kasi sira to. Sira yung mismong IC. Try natin. Kakabit natin to. Pag nasira pa rin to, ibig sabihin may problema dyan. Kabit natin. Sa mga bro, nakabit na natin. Yan. Ngayon, sasaksak natin tapos magbo-voltage check ulit tayo. Hirap yung pwesto. Paano ba yung kanina? Ayan. Saksak natin mga bro. Yan, nag-ano na. Ayan siya mga bro. Oh. Yun lang yung problema niya. Yan, buo na yung picture. Oh. Buo na. Check natin dito yung pinalitan natin. Ito, yung resistor na to. Yan. 19 volts. Bumaba siya mga bro. Yan. Kanina sa 50 volts yan. Ngayon, bumaba na siya. Ito. Tumawid na 16.9, papunta na yan dito sa collector. Yan sa collector. Yan 16.8. Sa base niya 3.8. Yan. Kanina nasa ano to? Nasa 50 volts. Galing yan dito sa collector ng ano 125 sa collector pin ng edge out natin. Tapos tatawid ng diode. Yan naging 19 volts. Kanina nasa 52 diyan. Tapos pagdating ng coil, pagtawid dito naging 50 volts. Ngayon na
nasusuplayan niya na yung collector niya, bumaba na siya, naging 19 na lang. Ayan o. Ayan. Tapos titingnan natin yung ano, yung video niya, yung display. Titingnan natin. Ayan siya mga bro, buo na siya. Buo na siya. Ayan. Yun lang yung sira mga bro. Ito lang yung sira. Ito lang. Yung resistor dyan. Dito, ito. Resistor na to. Itong R526. Hindi tayo nahirapan kasi na nakita agad natin yung problema. Minsan naman, dito sa capacitor dito. Yan. Yung capacitor na naka-parallel dyan. Ay, naka-series sa ano, dito. Papuntang ground. Itong capacitor na to. Yan. Ito yung ano, minsan nasisira. Pag nasira to, or pag bumaba yung value niya, ganun din yung mangyayari. Magiging curved din yung picture niya sa gilid. Magkakaroon din ng problema sa pin cushion niya. So, okay na mga bro. Ayan na siya. Okay na. Kakabit ko lang to mga bro. Thank you.